So yun mga kagwaps, welcome back to Gwaps TV Official. So for today's video mga kagwaps, yung mga nag-aabang ng mga update mga kagwaps sa anak ni Pulang Singseng ay ipapakita ko po sa inyo ngayon si Pulang Singseng. So pero bago yan mga kagwaps, hali muna kayo. Tingnan muna natin yung bago dito sa loob natin at nang maipakita ko naman sa inyo kung ano ba yung update at upgrade dito sa loob ng loob natin. So hali kayo sa mga adik sa kalapati dyan, panuuri na natin at baka panuurin pa ng iba. Let's get it on! So yun, magandang araw mga kagwap, sali kayo, pasok tayo dito sa loob natin. So ayan, bali ito, katatapos lang chumicha ng ating mga young bird. So ngayon mga kagwap, ito, nagbibigay na rin kami ngayon ng mga probiotics. Ayan, no? So ang ginagawa ko rito kapag katapos namin painumin mga kagwap, ayan. So tinatapon na namin yan kasi hindi namin hinahayaan mga kagwap na naka-stay dyan yung tubig. Kasi minsan yun ang nagiging sanhi mga kagwaps ng sakit. So namamatay na kasi mga kagwaps yung bacteria sa probiotics, yung mga good bacteria. So ang ginagawa namin mga kagwaps, talagang tapon na yan. So para hindi na sila makainom. Ang susunod na inom na nila ulit mga kagwaps, mamayang tanghali, ano, so plain water na lang ang ibinibigay namin. Pero sa umaga mga kagwaps, after namin mag-training, after namin magpa-raging, nagbibigay kami mga kagwaps ng mga supplement, ng mga vitamins, upang nang sa gayon mga kagwaps ay maipasok sa katawan ng mga kalapati natin na to, yung mga ibinibigay natin na mga supplement, mga vitamins, at kung ano-ano pa ang mga pampalakas lumipad mga kagwaps, upang nang sa gayon mas makondisyon sila sa mga pangmalayuan na liparan. Malupit ka talaga! Ang ganda mong lalaki! So gusto ko lang ipakita sa inyo mga kagwaps yung upgrade, yung update dito sa loob din natin, ano. So ayan, kung mapapansin nyo, naglagay na kami doon ng landing board mga kagwaps na kahoy. So yung dating steel matting na ganito mga kagwaps ay inalis namin at nilagyan nga namin ng ganito mga kagwaps. So nara pa yan, ano, yan yung lamesa namin dati na nasira. So ngayon naisip ko mga kagwaps na palitan ng kahoy na lang yung bakal upang nang sa gayon mga kagwaps hindi malito o hindi mailang yung ating mga kalabati. Kasi mga kagwaps, yung kalabati natin kapag sa bakal, sa steel matting sila dumadapo, napapansin ko medyo nag-i-stuck sila at hindi sila makalakad na mabuti. So yan mga kagwaps, nilagyan na natin ng kahoy. So mahaba naman yan mga kagwaps, kaya maganda ring landingan. So ngayon naman mga kagwaps, ang in-update natin dito sa loop natin, ito, naglagay tayo ng karang ng gagambar dito mga kagwaps. So ayan, oh. So bumili na tayo ng box perch upang nang sa gayon talagang maganda na yung maging dapuan ng ating mga kalapate. So kalilipat lang, kalalagay lang namin ito mga kagwaps kagabi. So ngayong umaga ko lang talaga siya maibablog kasi nga sobrang dilim na nung ginawa namin ito kagabi. So hinabol na lang din namin ito mga kagwaps. Ayun, no? So hindi pa sila masyadong maalam dito yung mga kalapati natin. So ang medyo may alam pa lang dito mga kagwaps, ayan yung medyo maiedad nating kalapate. So humahanap na sila ng mga pwesto nila dito mga kagwaps sa box perch na to. So ayan, gusto nyo na bang makita yung update sa anak ni Pulang Singseng? So kayo, punta tayo sa likod at nang maipakita ko sa inyo kung ano ba yung update at kung gano'n na ba kaganda itong anak ni Pulang Singseng. So ayun mga kagwaps, nandito na tayo ngayon sa likod ng ating bahay. Ito, oh, nandito na i-stock loop natin mga kagwaps. At ito yung mga kulungan na mga pang street race natin. Nga pala mga kagwaps, binabalita ko sa inyo isang malungkot na balita. So kung dati napanood nyo dun sa upload ko mga kagwaps na si Guapito ay tumira na nga at nagkaroon na ng dalawang panalo. So ngayon mga kagwaps, kung mapapansin nyo itong kulungan niya, ayan, oh, wala na siya rito mga kagwaps. At ang nangyari nga kay Guapito, nagtos kami mga kagwaps sa medyo malayo. At nung una mga kagwaps ay umoras ng maganda itong si Guapito. So ang ginawa namin bago sana namin ilaban itong ibon na si Guapito mga kagwaps, ay nag-training pa ulit kami ng isa. So ang nangyari mga kagwaps, after nung training namin na yon, sobrang tagal na hindi pa umuwi itong si Guapito. Kaya ang nasa isip namin mga kagwaps ay baka tumukod lang o baka nagpahinga. Pero sa kasamaang palad mga kagwaps, hanggang ngayon ay hindi pa po umuwi si Guapito. So kung sino man po ang nakahuli kay Guapito, kung hindi nyo man po at wala po kayong balak na isole yung ibon na yan, ay alagaan nyo na lamang po ng mabuti at sana mapakinabangan nyo kasi sobrang galing ng ibon na yan. So sa mga tropa naman natin dyan, lalo na ipinagbilan natin ito mga kagwaps sa Team Hain. So sa Hain ko kasi nabili yun mga kagwaps. So kung bumalik man dyan yung ibon, paki-PM na lang ako upang nang sa gayon ay makuha ko din dyan si Guapito at baka sakaling masanay pa natin dito. So hali kayo mga kagwaps, pakita ko na sa inyo ang itsura at ang ganda ngayon ng anak ni Pulang Singsing. Okay na, tara! At tagal naman.
So ito na mga kagwaps, yung anak ni Pulang Singsing. So yan, kung mapapansin nyo, ang edad nito mga kagwaps ay nasa 4 months na. So medyo gumaganda na talaga mga kagwaps yung itsura niya. Naghihintay na lang kami na maglugon pa ulit itong kalapati na to upang nang sa gayon makita na namin talaga mga kagwaps yung itsura at ang datingan nitong ibon na to. So kung mapapansin nyo mga kagwaps, panuurin nyo ulit yung aking mga video, yung aking mga vlog tungkol kay Pulang Singsing. Makikita nun dyan mga kagwaps na talagang kahawik niya at kaitsura niya yung kanyang ama. So ngayon, ang inaasahan natin at ang pinagdadasal natin mga kagwaps ay makuha rin ng ibon na to yung laro ng kanyang ama. Kasi mga kagwaps, sa totoo lang, itong ibon lang na si Pulang Singsing ang nakita ko na ganun talaga mga kagwaps. Consistent siya sa pag-uwi, iba't ibang area, mapa north, mapa south, mapa east. Talagang kahit baling-baling, eka nga nila mga kagwaps, kahit ibalikwas mo ng hagis, itong si Pulang Singsing, oras na makuha niya mga kagwaps yung daan, sigurado mabilis nang umuwi yung ibon na yon. So bakit nga ba namin hindi pa pinalilipad itong ibon na to mga kagwaps? Kasi nga, nung una mga kagwaps na ipinalipad namin to, ay nawala siya. So napakabata niya pa nun mga kagwaps. Ang akala namin hindi na masusuli. So sa kabutihang balad mga kagwaps, ang nakahuli din mismo dito sa ibon na anak ni Pulang Singsing mga kagwaps ay si Boss JR. So yung mismong may-ari kay Pulang Singsing mga kagwaps, doon umuwi itong ibon na to. So doon nila nahuli to mga kagwaps sa mismong kulungan ni Pulang Singsing. So yan mga kagwaps, akalain nyo yun ano? Aksidente ba yun? Yung umuwi siya mga kagwaps doon sa tatay niya, doon mismo sa kulungan ni Pulang Singsing. So napakabata pa niya nun mga kagwaps. So ayun o, tingnan nyo naman, tindik pa lang, pamamarako pa lang, talagang maganda na mga kagwaps. So ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano ba kalupit at gaano ba kabagsik itong ibon na to. So paano ba ang ginagawa naming training mga kagwaps para maging ganito katapang itong kalapati na to mga kagwaps? So dahil na rin siguro to sa ama niya. So nagmana mga kagwaps itong ibon na si Pulang Singsing sa kanyang ama. So talagang medyo matapang din. Ngayon ang ginagawa namin dito mga kagwaps para ma-enhance, para mas masanay itong kalapati na to, ang ginagawa namin mga kagwaps dito, ayan, ginaganyan namin kamay namin, tapos gumaganyan kami mga kagwaps upang nang sa gayon matuto siya na lumaban dito sa loob ng kanyang kulungan mga kagwaps. So hindi ko pa ito paparisan itong ibon na to. Hahayaan ko muna mga kagwaps na ganyan siya, tapos titingnan natin mga kagwaps, ipakikita ko rin sa inyo yung kanyang unang lipad. So ayan, katutubo lang ng kanyang mga pakpak mga kagwaps at hindi pa nga natin siya inihahagis sa taas kasi nga mga kagwaps, hindi pa ito sanay. So never pa itong lumabas mga kagwaps mula nung siya ay nawala dito, mula nung siya ay bata. So sa mga kalapatids natin dyan na gustong magsanay, ayan, ganyan lang po ang ginagawa natin. So ganyan no, anak to mga kagwaps si Pulang Singsing. Ayan o, ganyan lang talaga sila. So ngayon, iintayin lang natin, sobrang laking kalapati nito mga kagwaps. Pagka nag-matured na to, ihagis-hagis muna natin siya mga kagwaps at saka sa mga susunod na panahon, titingnan natin kung kaya na niya bang lumipad. So matagal tong na-stuck dito mga kagwaps sa kulungan na to. So siguro sa loob ng 4 na buwan, minsan pa lang siyang lumipad mga kagwaps. Kaya sa tingin ko, medyo mahihirapan tayong mag-training dito. Pero pag susumikapan natin yan mga kagwaps upang nang sa gayon ay maging maganda ang paglipad ng ibon na anak ni Pulang Singsing. So nga pala mga kagwaps, sa mga nag-iintay dyan ng update tungkol kay Pulang Singsing, abangan nyo po at pupuntahan ko po mga kagwaps yung bahay nila Pulang Singsing. So medyo hindi na po kasi tayo nakakalibot doon at napahinga nga po yung kalapati na si Pulang Singsing nung mga nakaraang araw. So hindi ko alam kung ano nang update sa kanya mga kagwaps, pero abangan nyo, pupuntahan natin yung kanyang loft at titingnan natin kung ano ba ang lagay ni Pulang Singsing. So yan mga kagwaps, tingnan nyo, napakaganda at napakaamo ng anak ni Pulang Singsing. So yan lamang muna mga kagwaps ang pag-uusapan natin ngayon ano. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay inaanyayahan kita to please click subscribe at i-click mo na rin ang bell notification button para lagi kang updated sa aking mga bagong video. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay welcome na welcome ka sa Guwaps TV Official. So muli mga kagwaps, ito ko natatapusin ang video na to. This is Kuya Rai and you are watching Guwaps TV. Peace out.